masasabi ko lang dito, Manjin, itong AETHER main, tingin ko sila yung mas okay yung lineup sa akin. Kasi ano eh, magaling mag-utilize kasi ng early game dito ang AETHER main. Yeah, I think ito yung isa yun sa mga main strengths ng AETHER main. At saka ito yung meta kasi na para bang pabor kay Yuji. Yung biglang lumakas yung mga mages, biglang naging hindi na support type mages, hindi na utility, kundi mga mages na to na pumapatay. So with this, yeah, I think Team AETHER main can definitely dictate every team fight of this game. Ang ating pagmamasdan ngayon dito, Rob Luna, ay kung paano lalaroin at teamwork itong mga side lanes as Jobert will pop that flicker. Risky movements from Jobert sa kalam. At nako, pinarusahan siya dito, of course, ni Choco. Yuji now with a stun. Art of Divinity coming in. Napakagandang Curse of Glow. Pero Michael Jordan, wala pa siyang ultimate dito. Pang-ubos kay Nanav. And that is, of course, the revenge kill. Nagmumula dito kay FY. Si Van ba to? Itong sinab? Si Van to? Yes, no? Si Van. Yeah. Si Van yan. Yung mismong jawhead na yan. But yeah, going back dun sa nangyari, it was a good attempt. Honestly, para doon sa Cho. But luckily, na-dodge yun nung ni Virus. Then, andun na rin. Sakto rin. Right on cue, nandun na rin si Cho. May mga nag-miss pa nga siya mga skill doon. Tapos ng execution. Tapos di rin tumama yung cornrows niya. Buti na lang, na-secure pa rin nila yung kill doon sa Cho. So, good rotation coming from AETHER main dito, mga kaibigan, for the early stages of the game. And ito rin kasi talaga yung kailangan nila. They have to drive the game. Kailangan nila talagang gawin to. Kailangan nila mag-apply talaga dito ng pressure. Pero sabi dito ng teamwork, kailangan din nilang sumabay. So, speaking of sabayan, nagkasabayan nga dito, Rob Luna. Ayun na, yung ibon at saka yung dragon. Nag-aabulan, but the turtle ay mapupunta dito kay Choco. Choco, nice retribution as Choco is confident enough to go in. Rob Luna, yeah, I think masyado rin in-underestimate ni Jobert dito yung capability ni Virus. Remember na si Virus yung nagwa 1-on-4 kahapon against Team U Level. So, Virus, mechanically, napakasakit talaga. And I think one thing to take note na na-mention dito ng mga ating analyst kahapon, especially Midnight, na parang sinabi niya na hindi siya pumapaboard dito sa lineup ng AETHER main kasi parang yung mga win condition nila kahapon ang baba. Pero kasi kahit na ganun yung win condition ng AETHER main, pagdating naman sa galawan, sa mechanical prowess, talagang todo bigay. Kumbaga nadadaan nila sa galing ng ML eh. Oo, totoo. Kumbaga yan yung pwede mong tawag ML na ML talaga. Oo. Kuya Manjin. Pero look at this ah. Mechanically, sinabi mo kanina, AETHER main talaga dito. Look at it, yung lamang nila dito, almost 1,000 gold. Pero yung pressure kasi, yung pinakamahalaga kasi dito. You wouldn't want to have this, itong si Chu na makapag-farm freely eh. Oo, ayaw mo talaga. At si Chu, speaking of Chu, nice blazing duet, pero wala siyang BMI pangabol dito kay Van. Choco will again miss on that phantom execution. Pero nako, teamwork will actually just disengage. At nabitin dito yung kanilang damage output. Yes, nabitin pa nga. So, going back doon sa topic natin in terms dito kay Chu. Kasi sabihin na natin dito, early game centric dito ang AETHER main. Pero there are heroes dito sa kanila na somehow nagpo-fall off. That's gonna be one of the Lancelot. So, once ma-hit dito ng right timing and dito ni Chu, yung kanyang mga like DHS and Golden Staff, and most likely, mararamdaman talaga dito ng AETHER main yung damage ng Blazing Duel. Nako, speaking of mararamdaman, nararamdaman mo na ba yung damage nga dito ng side and teamwork? It's 4 minutes in, pero sumasama na ngayon si kaibigan Chu sa laban. And yes, Rob Luna, late game talaga, papabor ka sa teamwork eh, kasi dami nilang options. So ngayon, kailangan ng AETHER main kumuha ng kumuha ng kumuha ngayon ng mga plays kagaya nun. Kagaya nun, and that's a good thing then for the side of AETHER main. That's why they picked the Eudora. That's actually to counter somehow dito yung burst potential na manggagaling dito sa cloud. So itong si Chu dito, kailangan niya pa rin maging maingat kasi hindi ito yung tipo ng show na naka-purify na pwede pumasok onto the backlines at fully utilize yung kanyang blazing duet. Yeah. And look at this, Manjin. Sinabi natin to kanina, si Choco, isa talaga to na masasabi ko na sobra fundamental. Low, sabihin na natin in terms parang redemption storyline nga to para sa, syempre, ang team ng AETHER main, brothers nila yun eh. Yung team ng Liquid eh, if I'm not mistaken. So with that, ramdam mo yung galit dito sa dalawang teams na to. Rob Luna, ramdam mo yung tension. Ramdam na ramdam. At kitang-kita naman natin. Look at that. They are still on the lead. They are still on the driving seat dito, Kuya Manjin. Pero we're already hitting the 5-minute mark. Masabi ko lang sa'yo dito, they have to start getting turrets dito. But looks like Yuji ang unang mawawala dito. Napakagandang pasok mula kay Chu dito. At ito, dito mo mapapansin na magaling din talaga si Chu maglaro eh. Alam niya kung kailan yung tamang pasok. Alam niya kung buhay siya. Alam niya kung kayang lumaban. And yun yung mga characteristics talaga ng mga main
carries eh. Yung hindi basta-basta pumapasok, hindi basta-basta nagpapakamatay. So ngayon with that, yung pick off na yon ang nagbigay dito sa side ng teamwork ng space para makabalik sa laban na to, Robluna. Pag sa ano kasi, sa ganito kasi man din, especially pag jungler ka na isang kulot, kailangan mo talaga ng proper timing eh. Kasi given na wala kang purify, hindi ka pwedeng ikaw yung mauuna with your blazing duet. Kailangan may timing ka rin na yung art of thievery mo eh sakto. Sakto. Sabihin na natin, at best syempre dapat max, pero at least meron whenever you go for the blazing duet. Pero mukhang delikado yata dito. Right. Si Virus pero nakangata niya yun. Alam niya na meron tao dun sa damo. Yeah, ganun kalupit si Virus dito. The game spends para dito sa dalawang teams na to. And yes, even though hindi siya napatay dito ni Chu, it's still an even ball game as AETHER main will manage to pick up one in the top lane as well. So it's about Chu versus Choco. Mm. Ang nakikita ko nangyayari dito, Robluna, kasi galawan ang dalawang main junglers. Ang nangyayari sa laban na to. Speaking of galawan, there you go, flickeran. Ang mangyayari between Van and Michael Jordan. Pero let's see, as the Thorn Rose will also miss out. Both of the teams will just respect each other here. But again, AETHER main will set up for this turtle. Here we go. Another good ultimate pala dito kay Michael Jordan. Pero pala doon kagad yung back siya. Habang si Van ay sinalo yung buong bullets ng Blazing Duet. Dalawa ang mamamatay. Tig-isa sa isang team. Yes, that was an even trade. Masasabi ko lang, Manjin. Unfortunately lang doon for the Basha, hindi enough yung sustainability niya with his revitalized. Pero good. Ano din yun, ha? Good. Alan Iverson. Oo. Yung galawan dito, so, Kuya Robluna. In terms of individual skill. Individual skill. Lamang talaga doon si Bills. Pero not only that. Tignan mo dito yung mga pick dito kasi ng AETHER main. They have this Yuzhong na potentially could be able to be a problem dito for the side of teamwork, especially on the mid game. Once na sustainable na dito is Black Dragon. Pwede niyan diretsuhin kagad dito yung Farsa. Hindi rin magkakaroon ng madaling blazing duet dito si Chu whenever the Black Dragon was on its duration. And nandito pa si Yuji with this Eudora that could potentially use the electric arrow para ma-stun at ma-focus fire nila kagad dito si Chu. Kaya nila kagad dito si Chu patumbahin. Let's see kung kaya bang maging safe ni Chu. Nakay Chu ang bola ngayon, mga kaibigan. Nasa kanya din ang camera. Napakaganda blazing duet. Sinalo niya dito yung Falling Star Moon at mukhang okay. Okay pa siya sa all right. BMI, ang ganda ng BMI niya, pare. Yes. Hindi pa harap. Pataas. Pataas. Pero speaking of paganda, ang ganda ng pagpasok doon ni nung ating show. Pagpasok niya sipa, sakto. From there, from that position, na-pick up nila kagad si Virus. So, ito lang yan, Kuya Manjin. Magiging awkward for the side dito ng AETHER main whenever si Virus ay patay dito si Virus. Kasi siya yung pwedeng point of contention dito ng dalawang team na to. Pwedeng siya yung mag-engage at the same time, pwede rin siya yung pang-disengage nila. Ang galing nung, kumbaga may bawi dito no? Itong si Cho na to dahil doon sa ginawa ng mga initiations. Let's see kung kaya pa nilang ituloy-tuloy yon, Robluna. Dahil mukhang ang next in line, dyan ay ang Alice. Nice first down para dito sa AETHER main. Habang gusto pa rin nila dito ang Farsa. Kailangan na ata nila mag-back dito dahil ubos na mga skills nila. Blazing Duet para kay Chu dito. Pinasok niya na, pero binit lang yung electric arrow. Nice BMI out para kay Chu. Maiintindihan mo yung gawa ni Chu doon, pero that was risky, but still AETHER main got the upper hand dahil walang namatay sa kanila after those attempts. Yes, pero the trade na nangyari doon, well, hindi naman favorable trade yun for teamwork. They actually took down the turret doon sa may top 8. So ito nangyayari ngayon with teamwork eh. Whenever they get unfavorable ng mga trade na naman mga katulad ng ganun, suddenly itong Chu na to nagpupunta doon sa ibang lane. So meaning to say, they're forcing a reaction dito ngayon for AETHER main. So ang AETHER main dito talaga, kailangan na nila talagang ituloy itong yung offensive na ginagawa nila. Itong aggression nila, kailangan nilang ma-convert into tower pushes or turret pushes. Kasi kung magtutuloy-tuloy lang to, suddenly hindi nila mapapansin dito, nagsiscale na pala dito yung Alice, nagsiscale na pala dito yung Cho, and even itong Claude natin going into late game. So ibig sabihin mo dito, Robluna, kailangan nang tapusin to ng AETHER main habang maaga pa lang. Kumbaga, huwag mo nang hayaan na makawala itong opportunity na lamang kayo. Mm-hmm. Kaso kasi, Robluna, siguro napakadaling sabihin nun, pero hindi rin ganun kadaling gawin. Totoo. Kasi kung iisipin mo, may paisa pa yung kabila. Yun, may feathered airstrike. Yun naman ang counter doon for the side of teamwork. Hindi rin sila basta-basta mong mapuforce because they do have this Farsa na kayang mag-clear kagad ng minion wave. Nandito rin yung Alice that could potentially clear a wave just by the ultimate. Pero ito, si Van medyo malalim na dito. Nabuhay pa dito actually yung electric arrow dahil nga cooldown dito yung Thorn Rose. Kaya ngayon nalugi pa ang team AETHER main. Nice shutdown para dito sa teamwork. Chu, actually, isang kalabit na lang ang kanyang buhay dito. Mukhang may counter go pa dito.
dito, of course, si Baksha as a team AETHER main will back off. Pero ayun, naku po, kita ata dito si Michael Jordan. Mawawala dito ang Parsa. Habang sinigasin dito sa so second kill. Nice blood. Oh, mula dito sa Alice. Upos ata dito ang side ng AETHER main. Joke lang, flicker out. Para dito ang sa Yujong. Chew with the BMI in. Pero ang gandang Thunderstrat. Pero maiwan na lang si Mage Dad, Yuji. That is a 4-2 exchange in favor of teamwork. Nice initiation mula dito sa... So, tinry nila mag-pick off. Pero, hindi naging... Ano eh, hindi pa enough yung sustainability ni Sagitno dito eh. Tsaka nawawala yung tigas ni Sagitno. Ladies and gentlemen, the Lord is now online. And teamwork slowly but surely. Really wanna take this game away. Nabanggit natin dito, Robluna, that they have the upper hand pagdating sa late game. First potential in the sustain dito sa Alice. Hindi rin kagad kasi mapapatumba ng AETHER main itong Alice. Yes. Kapag ginow nila as a Joehead eh. Kasi Joehead pa malulugi. Mm. Kasi ang gagawin lang ng Alice, kahit ma-injecto siya, pwede siya mag-ultimate lang eh. Yes. I was really checking. I didn't check. He's actually out of Inter Transion. Already going here for the Alice. But look at this man, Jane. Mukhang delikado yata yung basa. Hindi niya nirespeto yung first potential dito na nila Choco. Yun lang ang kailangan mag-ingat dito ng Baksha. Kasi Robluna, magaling to si na Yuji mag-punish. Pero ngayon, hindi rin ata nirespeto ni Sagitno yung capability dito ni Cho. Sumipa. Mm-hmm. Almost mapapatay na nga nila yon. And another failed attempt na naman dito for AETHER main. Munti ka niya na mapatay. Honestly, yun nga lang kasi ang bilis kasi ng ano yun, ng coordination dito ng teamwork eh. Alam mo na may mamamatay sa kanila, alam mo may paparating kaagad na backup, at yun yung nangyari doon. And look at how aggressive ngayon na dito sila Chu. So far dito, mga kaibigan, medyo nagkaroon na tayo ng swing in terms of the gold. That's gonna be 2,000 in lead ngayon ng teamwork. Pero hindi pa naman out dito ang AETHER main. They have this certain initiation na pwede nilang magawa. They have this electric arrow. Kailangan lang nila talaga ma-target ng mabuti. Ginawa na yan. Sinubukan nila yon. Nag-flicker si Van doon. Tinimingan niya yung BMI. Kaso, mas mabilis pa rin talaga. Mas mabilis pa rin talaga ang isang Claude eh. Kasi ang Claude pare, pag naka-max stacks ng Art of Debris, ano yung spell na sprint? Di ba may sprint na spell? Yes. Mas mabilis siya dun. Oo. Pag naka-max stacks eh. Pag 10 stacks yung ano mo, no? Yung Art of Debris. Pero ito ah, ito naman din ah. Sinusubukan ngayon dito ng teamwork na i-bait out para lumabas ngayon dito ang AETHER main as the injector has been used. Yeah, actually ang unang target nila dito ay ang backshot ng Opa. Pangalawa pa ata Barca. Pero bait ang ata yun. Choco na pamali ng pasok dito. Ay! The Thorn Throws won't save him. Nanggigil si Choco doon sa Barca. At ayun, sabi ni Cho, aba, nanggigil ka pala. And now, Alice, ladies and gentlemen, and Chu will take this Lord. 15,000 ang buhay ng Lord ngayon. Make that 9,000. Can na-reset, Van na-reset. Take this? Pero na-reset. Napamali ata dito si Kuya Chu. Oh no, hindi natin alam kung bait pa to. Pero mukhang bait na nga. BMI out si Chu dito. Habang si Yuji nakikipagpakpakan. Farsa, Michael Jordan, lilipat siya dito. Pero yung Alice na lang magiging scout. Here we go. This is of course now the real attempt ng teamwork para sa Lord. Oh no, I was really thinking dito na makakabalik yung AETHER main in terms na nung na-reset yung Lord. Kaso hindi pa enough, wala pa rin dito si Choco. Pero mukhang mag-disengage ngayon dito ang AETHER main. So, what actually happened? Bakit siya na-reset? Kasi nandoon yung ano eh, nandun si Van. So, nag-BMI out, bumalik ngayon dito yung Lord. Pero unfortunately, hindi enough pa rin naman yung sa death timer dito ni Choco. Sayang, good attempt sana yon. Muntikan niya ma-pick off doon yung Farsa. The reason bakit siya napatay. Kaso nga lang, it's a flicker Farsa. Tapos given na may wings by wings pa siya. Nahirapan, hindi tumama yung corner. That's one of the reasons na napunta si Choco dito sa awkward position. Yeah, and Choco paid the price. Ang kapalit nun, Robluna, alam mo kung ano? Ano yun? Lord number 2. So ngayon, nawala lahat ng lead ng AETHER main. Napunta lahat sa teamwork. And now teamwork, FY, tatamaan dito. Naku po, napakagandang burst. AETHER main, kailangan na ba nila mag-back? Mukhang susugod ngayon ang side ng teamwork. Nag-aantahan na sila. Chu and company, going ham.
and they will probably take this. Napagandang Art of Thievery. Ban, with the ejector. Alice ang kanila magiging main target dito. Kaya ba nila mag-push yung Alice? Alice with the blood, of course. Lifesteal is real. Spell bump is real. That is the real deal. Habang si Virus dito ay magde-dragon, walang makukuha ngayon ng Aether main. Isa lang. Pero ang teamwork ay magbaback na rin. Nice defense para dito sa Aether main. Definitely nice defense. So ang ginagawa ng teamwork kasi dito, no? They're actually trying to bait out all the skills dito from the side of Aether main. Hinahayaan nila yung Basha. Hinahayaan nila na ma-ejector to. Ibigay nila lahat to ng mga skill nila. And that's the time they go in. So time and time again, ganon ang ginagawa ng teamwork. Kinukuha yon. Pero kasi nandun na yun eh. Nakikita mo naman yung burst potential dito ng Aether main. Pero good attempt in the defense kasi pag pick up nila ng Basha, nag-back na sila muna. So parang nag-reset. And this is the thing na kailangan talagang gawin dito ng Aether main. Yun. Once na ma-pick up nila dito, probably yung Basha or yung Alice, back off muna sila. Huwag sila yung, pag katulad ng nangyari dun sa Lord kanina, na-pick up nila yung Basha, kumbaga, na momentum wise eh. Correct. Napatay na yung Basha, pasukin na natin sila. So correct. They have to reset from that position. Kasi lamang na sila eh. Kailangan nila respetuhin dito yung mga capability ng teamwork to counter go, especially kapag naubos dito yung mga skill nila against this Baksha. Siguro kung Claude or Farsa na pinas nila, madali lang eh. Yes. Pero Baksha kasi ang dami mong resources na kailangan tanggalin. Of course, nandiyan yung ultimate ni Yuji na talagang inuubos niya na. Para dito, of course, kay FY. But let's see. Mainit ang laban natin, Rob Luna. It's 16 minutes in. Nako, tagilidata si Joker dito, ha? Oo, pero in terms of gold dito, lamang na 5,000 yung teamwork. Pero this is definitely workable for the side of Aether Bane. Kasi yung burst potential dito ni Yuji, hindi mo pwede basta-basta maliitin, especially for the Claude. Sabihin na natin mag-lock item ka dito, wala pa naman siya ditong immortality. As pwedeng-pwede siya mapatay agad anyone from the side dito ng Aether Bane just by the stun na magagaling dito, or rather the burst potential damage dito ng isang Eudora. So, kailangan maging maingat. So that's one of the reason eh bakit hinaharap nila to si FY, bakit hinaharap nila tong Basha, para ibato muna sa kanya lahat. Oo. And mukhang ano eh, mukhang sinasadya kasi dito ni FY na okay lang basta ibato niyo sa akin lahat, pag naubos na yung skill papasukin na ni Chu eh. Yun yung ano eh, yung talagang pinapabait talaga nila dito atong Basha na to. And at ito kasi nangyari dito ko yung Menzin. Habang tumatagal yung laro, is mas lalong lumalakas dito yung teamwork since they are one of the team scaling kasi dito. Mas nagiging tanking ngayon dito. Kung tanking ngayon dito yung Basha, itong Alice naman yung susunod. Yeah. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang buhay dito ng teamwork. Kasi yung scaling nila dito, again, Alice, one of your best scaling hero. Unlimited ata yung orbs niya eh. Yes. Unlimited, kahit 100 plus. Kahit 100 plus. Kung di ako nagkakamali, ang pinamataas na inabot ko yata, 130. Pero sobrang late game na yun. That was like around 30 minute mark. Ang daming minions na nun eh, no? Eh, tatlo-tatlo lang yung minions eh. Mm-hmm. Na pumapasok eh. So, look at it. Tignan mo yung ginagawa ngayon dito ng ano, ng teamwork. They're actually holding. So, parang sinasabayan nila rito. In terms as pinupush na nila yun. Kasi alam na nila na buhay na dito yung Lord eh. And tignan mo yung abang dito. Good positioning coming from Michael Jordan and together with the Basha. They have a complete vision dito around dito sa may Lord bit. Totoo. Ito ang tinatawag natin, Rob Luna, na freeze lane. Mm-hmm. Kasi ang dalawang teams dito ay hindi lang magpapakita. Bush-bush lang muna. Maghihintay sila dito na lumabas yung kalaban hanggang napipitasin nila. Pero mas pangit ata yung pwesto ng Aether main dahil galing sila sa baba. Because the Lord ay sinisimula na ng teamwork. Oh no! Parang tagalitata Aether main dito. Mondi sila abot. Namang sila dito sa pwesto. Here we go. Si Michael Jordan naman ang tatamaan. Ban! Pero ang ganda flicker out ni Michael Jordan. Nako, si Sagitto. Napa-first skill na lang siya. Second skill, Star Dance. Pero hindi na magiging enough yung shield niya. Meanwhile, sa kabilang banda, may naglalaban doon 2-on-1 Michael Jordan si Virus. Pero dito ang tunay na laban. Kaya na Jobert malakas. Habang si Joy bumabaang-baang-baang, hindi na siya mapipigilan dito. Nakapa mula kay Jobert. Tatlong nawala. Versus side ng Aether main and teamwork. Tinipian pa sa mukha ni FY. Teamwork will wipe out Aether main and they will take game number one. Oh no, time and time again dito Manjin, that show, ito'y nagbigay sa kanila ng problema talaga dito. That was a bad decision na Chinese. Technically, di nga nila masyadong hinabol kasi alam din naman nila na nasinisimulan na ni Chu yung Lord. Unfortunately, yung time na yon na